Year sa lahat. Bago po matapos yung taon, kailangan ko muna pong magpakilala sa inyo. Kasi monetized channel na tayo. Kailangan nyo malaman. Before anything else, ako nga pala si Mayla de los Santos. Before I am in Philippines, nagtatrabaho po ako sa SM. Then, dami nangyari sa buhay ko. Before that, I decided to go abroad because I lost everything I had. That's why. Actually, ang papasokan ko sana dito sa abroad ay isang mall din dito sa Kuwait. Mas pinili ko po magtrabaho sa loob ng bahay para safe po ako. Yun po ang gusto ko. Anyway, hindi ko pala alam kung anong klase yung trabaho ang papasokan ko. But now, natutuhan ko siya step by step. Kasi tinuruan ako ng kung paano gagawin lahat ginawa ko para sa kanila, para sa pamilya. And before that pala, may hindi maganda nangyari sa buhay ko. I lost everything. I lost my daughter. Sobrang sakit, but I accept the fact kasi kailangan tanggapin natin ang lahat, ipasa Diyos na lang natin lahat. And then ito kailangan ko lang po kasi alam ko nanonood siya. Nag-abroad ako nang dahil sa pamilya. Pero bakit 1 year pa lang ako dito sa abroad? May bago na siya. May bago na yung asawa ko. Ayoko nang bagitin lahat. Anyway, I already move on my fast. Naka-move on na ako. And ayoko nang bagitin lahat. Naiyak lang ako dahil naalala ko yung anak ko. And then, ayun, nag-work ako dito sa Kuwait. Thanks God, 6 years na ako dito. I am a single mom, but maybe someday, kung makakapag-intay siya yung future ko. But I'm just hoping na sana makapag-intay siya, pero kung hindi natin alam. Siguro magiging single na lang ako forever, for a lifetime. Kaya ayun, buhay ko. May sakit ako, ayun, pero hindi ko iniisip yun. Ang sakit ko is a lifetime, hindi siya magagamot. Kaya, kailangan lang magkaroon ako ng ano sa sarili ko. Kailangan ko lang alagaan yung sarili ko kasi walang nag-aalaga sa akin. Sa atin, mga OFW, tayo lang. Kahit sinabing inaalagaan tayo ng mga amo natin, kailangan pa rin natin aalagaan natin yung sarili natin kasi kahit sinabing huwag kang magtrabaho, pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Kaya, ayun. Kaya ngayon yung nasabi ko, before matapos itong taon, kailangan ko magpakilala kasi may nagtatanong sa akin. Ayun, makikita mo na to. Shout out nga pala sa inyo. Nagpapa-shout out nga pala sila sa akin. Shout out nga pala kay Melanie Dobloes. Nasa Kuwait din po siya, OFW. And Marlon Ampongan. Nasa friend ko po siya, nasa Saudi Arabia. As a physical therapist. Carl Jackson, nasa Egypt. Monera Jane Lorenzo Velda, nasa Saudi Arabia, shout out sa iyo. And si Ami C. Bankelo, shout out po sa iyo, sis. Ayun po. Sa lahat pong mga hindi ko nabanggit na i-shout out, i-message nyo lang po ako at i-shout out ko po sa iyo, kayo dito sa.
Ayun guys, nung nag-work ako dito sa Kuwait, ang una ko talagang ginawa, my first priority, maayos ko yung bahay ko sa Bicol, which is Albayun. But now, hindi ko na pa siya pag-aari kasi naibenta. But marami pong kailangang ayusin. Pero, ibibigay ko na lang yun sa kanila. Kasi, yun na nga sinasabi ko, mahirap yung buhay ngayon. Kailangan nating tanggapin kung ano man makakaya nila. Kahit ilang taon man yan. Basta, mabayaran nila ako ng pinaghirapan ko. Kasi unang pundar ko yan. Actually, ilang taon na po siya. Na, basta, yun na lang. Ayoko nang banggitin dito. And then, nagkaroon ako ng bahay sa Manila. Yun na nga po. Yung bahay ko sa Manila na eto po. Ito po yung bahay ko sa Albay. Pero hindi ko na po. Oo, akin pa rin, masasabi ko akin pa rin for transaction na po yun. But meron ako na sa Maynila, ayun nga po na ano, thankful naman ako kasi walang tao doon. Isa lang yung tao doon, nag-aalaga ng bahay ko, malinis, lahat, kahit lahat ng pinapakargo ko, inaalagaan niya lahat, pinagkakatiwalaan ko lahat. Kaya, thankful ako sa kanya kasi hindi niya sinisira yung tiwala ko sa kanya. Kaya maraming salamat sa iyo, alam mo na yung kung sino ka. Shout out sa family ko sa Iriga City, Camarinesor, De Los Santos family. Sa anak ko, Marshall. Charlene Marshall. Meron siyang, una siyang na-monetize sa akin. Monetize channel na siya. Una ko talagang trinabaho yung kanya. Before sa akin. Kasi wala naman talaga akong balak na iseryosohin tong Whitey Word. Kaso, yun na nga po. Tinatanggap nyo naman ako. Kaya, tinuloy-tuloy ko na. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa suporta. Yun na nga po guys, 2020, tapusin na natin lahat yung mga pinagdaanan natin, sakit natin, ipadala na natin sa 2020. Magsimula po tayo lahat sa 2021. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta, sa panunood sa akin. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat. Ingat po kayo parati and God bless po.